sa GreenWorld Coffee Farm sa may Wahiawa. So mag-aano kami doon, magtitingin kami ng mga kape. Dahil feeling niya kasi kami ano uminom ng kape. Coffee connoisseur. So ang GreenWorld meron siyang ano, meron siyang farm doon, meron daw 7,000 plus na puno na yun nga, nag-start siya 2003 pa lang dito. So ayun, tingnan natin. Yun yung daan papunta sa Haleiwa. Ito yung isa sa mga paborito naming dinadaanan kasi ang ano, ang presko, parang puro nature ganyan. So ayun na nga, nakadating na kami. Nag-expect kami ng malaking farm. Pagkadating namin, nakakita lang kami ng mahabang pila. So nandito na nga kami sa GreenWorld Coffee Farm. Nandito kami sa actual farm nila. So titignan natin yung mga puno ng mga kape. Iba-ibang klaseng kape. So meron silang maliliit na mga puno dito. So ito na yung mga kape. Coffee tree. So nga, ayan nga, dito kami sa farm. Tinitikman namin yung kape. So ito yung sa akin, piccolo. Para lang siyang ano, espresso na linagyan ng foamy milk. Tinawag din siya piccolo, siguro kasi sa size niya, piccolo. So yun, meron silang latte art. Ayan, tikman natin. Okay, so mapait siya kasi kape. Nalasaan ko lang pala nung una isa nung. Ito naman yung sa kanya, bongo. Ah, oh, may art din. Ma-arty. Feeling ko same lang yung lasa. Anong masasabi mo sa amoy niya? Amoy isda. Okay. Same lang. Yung kay ito pero yung masarap. Nakamuka freeze lang naman kasi siya. So yun nga, kakatapos lang namin sa coffee farm. Marami siyang iba't ibang klaseng coffee bean. May mga flavor na gusto ni Dabo yung isang flavor doon na ano, Rocky Road. Kasi Hawaiian o Rocky Road. Amoy pa lang, satisfied na siya. Hindi, ano, nakakabigla lang. Kasi hindi siya yung usual na kape na naiinom ko. Mabango siya, pero yung lasa is hindi ganun katapang. Para so, lang so more like ano siya, parang tea. Nasa tea aspect ng ganun. Hindi siya yung pangkape na magigising ka. Pang-relax siguro, pwede pa. Yun. Papunta naman kami sa Wahiawa Botanical Garden. So first time lang din namin makakapunta doon. Mga ano siya, 8 minutes away doon sa coffee farm. So papunta na kami. Hopefully may makita kaming maganda doon. So nandito na nga kami sa Botanical Garden. Free lang pala yung admission, so pwede kang pumasok. Hi. Open sila ng mula 9 ng umaga. Hi! So, ayun nga, dito kami sa Botanical Garden sa Wahiawa. So far, nakakatuwa yung mga nakikita namin. Daming mga ano, halaman and mga klase ng bulaklak na common dito sa Hawaii. So far, ano masasabi mo naman dito sa pinuntahan natin? So, ang daming mga ano, mga halaman na hindi pa lang namin nakita. Interesting. Malam. Ayun nga. So nasa off ano kami, wala kami doon sa paved area dito.
So explore lang kami. Itong ano pala, botanical garden is perfect siya na tambayan kapag gusto mo lang mag-relax. Yung nature tripping, ganun. Sobrang relaxing ng ambience kasi po puno. And napakatahimik. So, yun. Yun sila. Nag-i-explore sa likod. Lalakad kami. Pakita kami dun sa... Pabalik dun sa ano, sa paved area. Nandito pa rin kami sa botanical garden. Yan, medyo nagmamadali na rin kaming umalis kasi ang dami na naming kagat. So kung pupunta kayo dito, magdala kayo ng off lotion or spray para masulit nyo yung punta nyo dito. Yun, nagmamadali lang kami dahil malamok. Nakalabas na kami sa botanical garden. So meron akong limang kagat. Limang ano, diyan. Lunchtime na, kakain na lang kami sa taqueria El Ranchero. Part 2. So, alabas lang namin doon sa restaurant. To be honest, na-disappoint kami doon sa lasa ng mga in-order namin. Overall, pwede na pero sa panlasa namin, too much. Maalat yung kinain. Maalat yung timpla nila doon. Okay na sana yung ano yung flavor but napadami nila ng asin. Basta maalat yung pagkain. So, mas prefer pa rin talaga namin dun sa kinakainan namin talaga sa El Mariachi. Kasi saktong-sakto lang yung timpla ng mga gutom na dyan. Though na-enjoy namin yung ibang in-order namin, yung chili relleno. Masarap siya. Naaalala ko yung lasa ng tortang talong dun sa relleno nila. Ang chicken enchilada naman is... Okay din yung lasa but nasa ano siya, maalat na side sa spectrum nung pagkain. And then nag-order din kami ng menudo. Yung menudo naman is walang lasa so na mas ma-appreciate yung lasa ng tripe. So maalala mo naman sa lasa nun is parang lugaw. Goto daw. Sarap yung isang. Tapos umorder din kami ng pork tamale. Pork tamale is okay din. Mas flavorful siya. And then umorder si Tuper ng carne asada, napakaalat ng steak. Pero okay na rin sana. Nasobrahan lang sa asin. Okay yung seasoning. Flavor niya, yung flavor ano, flavor profile pero nasobrahan lang sa alat. Lastly, umorder din kami ng dessert, yung tres leches na cake siya na tatlong klaseng milk. Hindi ko siya nagustuhan kasi ang sagi ng pakiramdam. Imagine mo na lang yung kumakain ka ng regular na cake, tas nabasa. Ano, sponge cake. O yung pinaka bread part niya, parang basa. Kaya ang weird lang sa pakiramdam. Weird daw, sensation. Ganun daw talaga yung ano, tres leches. Ganun yung authentic way ng preparation niya. Pero sinusok yung sponge cake sa tatlong types ng gatas. Milk. Eva condensed tsaka yung heavy milk. But it's a no for me. Next. So yun lang, pauwi na kami. Bye. Bye.